back to my channel, mga pulapuleros. Kung bago ka sa aking channel, please click on subscribe button. Don't forget to click on the notification bell para maging updated ka sa mga bagong food trip, traveling, at kung ano-ano pa ang mga trip. May reason bakit ako naka-black. Kasi today, ang gagawin natin ay magpapulay tayo ng buho. As you can see, marami na talaga akong kulay puting buho. And unfortunately, nasa lahi namin yan. For the past 6 months, tinamad na akong magkulay na buhok for the reason na gusto ko rin naman makita yung itsura ko on how I look kung ganito yung aking kulay ng buhok. But now, since madalas na tayong gumagawa ng video, parang gusto ko rin naman iayon yung age ko sa kulay ng buhok. Hindi pa ako ganun katanda, pero mukha lang akong matanda. That is, I think, because of my hair. Kung kayo meron kayong routine sa pagkukulay ng buhok, don't forget to comment down below. Kailangan natin i-prepare yung mga gagamitin natin. Number one, kailangan natin nalalagyan, dito natin ihahalo yung ating pangkulay. Pangalawa, kailangan natin meron tayong panghalo and then pang-apply. So, ginagamit ko is yung lumang toothbrush lang para tipid na. Kailangan natin ng plastic gloves. Another is petroleum jelly. Ginagamit kong petroleum jelly is Apollo. Normally, purpose nito is lalagyan natin yung mga gilid ng ating para in case man na malagyan siya ng kulay, hindi siya magdidikit kasi normally hindi talaga siya sa balat mo, mahirap tanggalin. So pag may petroleum jelly, pag ginash mo siya, madali lang. This is 29 pesos and nabili namin siya sa Mercury Drug. I'm focus. Ayan. Parang feeling ko beauty blogger ako. Parang ganun-ganun. Ayan. Ito nga pala yung pakulay na gagamitin ko. Ito ay Shades by Color Powder Hair Dye. Ayan. Meron akong chestnut brown. And then, yung black lang. So, obviously, gagamitin ko yung black. Hindi ko na-trip yung ano eh. Hindi ko na-trip yung may mga ibang kulay. Plain black na lang, okay na sa amin. I think mas mura pa rin yung ikaw na yung magkukulay sa sarili mo kaysa magpapakulay ka pa sa salon. So medyo pricey. Ako, ito na lang, nag-ipit. Hindi natin kailangan maging mag-gas. Yung pang-araw-araw lang, halimbawa sa office lang, okay na to. Meron pa nga yung shampoo lang. Dati, ginagamit ko shampoo. 49 pesos lang yun. Okay din yun. Parang same lang yung process. Nga pala, aside from the 49 pesos, meron din ako binibili sa mga tabi-tabi. Take the 10 pesos lang, lalagyan lang sa mainit na tubig, konti lang. Tapos yun, isi-shampoo mo. Then, that's it. Ang problema nga lang doon, tumitigas yung buhok. Ginamit ko na after nun, is yung 49 sa Watson or Mercury. And then, ito nga, meron ko ngayong gamit. Shades by Color Powder Hair Dye. I-unbox muna natin yung ating hair dye. First, makikita niyo sa nalagyan is dye. Nakalagay dito sa isang maliit na bote. Then, another one is meron silang isang cup. Dito mo itatakal yung tubig na gagamitin mo para sa paghalo itong dalawa. Kasi ito powder lang to. Ito powder. Kailangan mo siya i-dilute sa tubig. So, ito gagamitin mo. And then, ang pinaka-importante sa lahat is itong direction. So, kailangan mong basahin to. And actually, since matagal ko na siyang ginagawa, alam ko na to, nabasa ko na to ilang ulit. But to summarize, first, kailangan nyo muna make sure na hindi kayo allergy doon sa dito, sa product na ito. Gagawa kayo ng skin test muna. And well, it will last for 48 hours. So, lagi lang kayo ng konting portion. Dito nyo yung i-test. Pag nagkaroon ng reaction or nangate, don't try it kasi ibig sabihin allergy kayo dito sa product. Ako naman, since matagal ko na siyang ginagamit, hindi naman ako allergic sa product. Now, another preparation na ginawa ko bago magkulay is kailangan shampoo muna na maigi yung buhok mo to make sure na wala ng langis or gel or wax sa buhok mo kasi kung mayroon ka ng mga ganong bagay sa hair mo, hindi didikit yung kulay. So, meron tayong dilution procedure na kailangan gamitin. Kapag isang bote, pang kulay ang gagamitin mo, itong powder na to, kailangan limang ganitong tubig ang i-dilute mo. Ito, powder hair dye na ito. Eh, since ako, konti lang naman yung buhok ko, yung long hair. So, mga kalahati lang gagamitin natin. Which is equivalent to 2.5, or this is measuring cup, na tubig, equivalent sa kalahati na ganitong bote. Simulan na natin. Bago ang lahat, kailangan i-prepare muna yung skin mo. Kailangan natin na petroleum jelly. Pero bago ako mag-apply sa aking balat, kailangan mo ng pang
cold ng buko. Ayan. Napanin mo ito. Pasensya na po pala. O, gagamit ako nito. Ito talaga po ang paggamit niya pag mag-i-tune siya. Ayan. Pag-apply na tayo na electrolyte jet. Matutunan ko lang din ito sa mga nag-aano na kukulay. Kasi pag nagpapakulay ka, nakikita mo kung ano ginagawa niya. Dati, nagbabayad pa ako ng 900 pesos dyan sa bench fix. Para lang sa pagpapakulay. Tapos yung sa likod din ng bato. Sa likod ng bato. Sa batok din. Ang susunod natin gagawin ay imimix na natin yung powder hair dye sa tubig. Usually ang ginagamit kong pang dilute is yung maligam-gam na tubig. Pero kung tayo maligam ng tubig, lalagyan na natin siya dun sa nalag na natin. Ang lalagyan natin is kalahati ng bote. Halip. Muntik na! Ito nang malagay yung chestnut brown. Ito. Ito ang gagamitin natin. Black. Buti na lang. Kung hindi, magmumukha kong ano. Magmumukha kong mais. Okay, buti na lang. Buti na nga lang. Ito. Black. 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 Sa malaman mo kung kalahati na. Pakahalo ko na rin yung black. Dilute mo lang siya dyan. Di, alam mo yung amoy na ano? Parang ammonia, ganyan. Ito kung maging darker, lagyan ko kaya natin. So yung parang hindi pa ako contento sa pagiging darker. Lalagyan ko pa siya. Oh! Parang ako dyan. Anyway. Alam niya. Lagyan ko na yung additional powder. Haluin na natin. Actually, start na siya maging dark. Ayan, kita nyo. Ako na naghahalo kayo. Isip ko yun ang mga bagay na nakakapagpataya sa inyo. Ayan. Isipin nyo na lang na ang buhay, ang weather-weather lang. Napansin ko ah, mas matagal yung, ano niya, yung effect niya sa buho. Aabot siya ng mga more than 2 months. Pero kasi pag yung isa yung parang shampoo lang, ang napansin ko doon, parang after a month, wala nang, ano, wala nang epekto niya. Kailangan na natin gumamit na gloves. Salamat nga pala sa Frankies kasi may extra silang binigay na, ano, na glove. So, dahil wala kami ganito, hindi namin. Kung meron ka namang katulong or kasama sa bahay, pwede mo makapag-resuluyuan or friends, jowa, nanay, tatay, kapatid, na pwedeng mag-assist sa'yo, maglalagay, eh, magpa-assist ka na. Pero right now, I'll try my best na ako lang yung gumawa. And I'm going to use glove, plastic glove. Magaling na natin ito, pero pwede ka actually mag-start sa make sure lang na lalagyan mo dito. Unahin muna natin yung nasa ibabaw. Para, at least, malagyan na lahat. Ang ganda din, meron kayong salamin. Diba? Normally, yung paglalagay nito, kung hindi siya saka na, it will take about 10 to 15 minutes. Kung meron kayong suklay na pakulay, mas better. Pero ako kasi wala. Kung meron kayo lang di, mas maganda. Mas mabilis. Pero ako kasi, siyempre, wala tayong budget, baka naman, suklay. Pagkatapos sa taas, para sa kamutsok, samsay, nakablang sa ito. So guys, nga pala, ang reason ko bakit ko gusto magkulay is para mas maging presentable. Hindi ko sinasabi na hindi presentable yung may mga white hair. Yung white hair ko wala sa tamang edad. Kasi may mga nakikita ko, 40 years old na wala pa rin silang ano, white hair. Ako, it just so happened na nasa lahi lang talaga namin. And parang pag marami kang white hair, ang normal na iniisip ng mga tao, stress ka. Kahit hindi ako stress, puti na yan. So, mapapagkamalan pa rin akong stress. So, medyo lahat meron ng coverage buko. And meron pa tayong nakip na tirang konti. So, this time, nakikita ko na siya sa palm ko. Then, spread ko na lang kasi sayang naman. Then, yung likod na part, especially yung likod, kasi hindi ko kung saan ang kita. Meron pala ako salamin dito.
may added na visual. So pagka napatuyo mo na siya ng 15 to 30 minutes, i-rinse mo na siya. Mas maganda, lagyan mo rin siya ng conditioner para maging malambot. Kasi ang tendency niya, since bago pa lang siya, matigas pa yung buhok mo, lagyan mo siya ng conditioner. But it's not required. Yung shampoo, huwag niyo na i-shampoo yung buhok mo after niyo magkulay. Kasi mawawash off lang niya yung mga powder or yung dye. So ayan, I think for now, mukha namang presentable. Kasi ang gagawin namin actually is, kakain muna kami, and then saka ako i-rewin. Pagbalik ko, makawash na ako ng hair, then papakita ko sa inyo yung after. Sige, see you later! 2 moments later. Hindi nga pala ako si Jimmy. I can't grant your wishes. Pero ito, tapos na akong maligo. After 30 minutes, na-wash ko na yung hair ko. Naglagay na rin ako ng conditioner. Now, pinapatuyo ko yung buho ko. Ito na. So, let's see kung effective ba. Ready na po kayo? 1, 2, 3. Tada! Wow! Ayan! So, ito na ang aking bagong hair color. Parang, dahil siguro may conditioner ako, mas malambot siya. Okay. And, nag-display ako. Ayan! Oh! Pogi! Para na akong zero. Ayan. So I think, okay naman yung aking buhok. Piling ko bumata ako naman, one day. Ito po ang kinalabasan ng ating pagkukulay ng buhok. Suggestion ko lang, kung kaya nyo naman magkulay ng buhok sa sarili nyo, do it at your home para makatipid kayo. Sundin nyo lang yung kasama instruction sa box. Makakapagkulay na kayo ng sarili nyo. You don't have to spend like 800 pesos just for kulay ng buhok nyo. Basta as long as it serves the purpose at hindi naman nakaka-harm sa hair, then why not? Do it, guys! Hopefully, nag-enjoy kayo sa video na to. And if you do, please give this video a thumbs up. Kung mas lalo nag-enjoy kayo sa video na to, don't forget to click on the share. And then, comment nyo na rin kung ano yung mga nagustuhan nyo dito sa video na ito. Okay? Share nyo sa mga friends and relatives nyo para magkaroon sila ng idea. Guys, see you on the next vlog. Abangan nyo yung susunod kong vlog. This time, baka travel vlog na ulit. Ha? Salamat. Pogi ko dito. Oh, ano yung tinamok?